Gaano kayaman noon si Imelda Marcos at pamilya Marcos bago sila napatalsik sa pwesto? Hindi na nga lihim sa taong bayan ang tungkol sa buhay ni Imelda Romualdez bago pa ito maging asawa ng naupong Pangulo ng Pilipinas sa loob ng 21 years. Bagamat totoo na nagmula siya sa mayayamang angkan ng Romualdez, ang pamilya ni Imelda ay itinuturing na pinakamahirap na miyembro. Ang kanyang ama, si Vicente Orestes, ay isang passive, underachieving lawyer malayo sa kanyang mga kapatid na sa kalaunan ay naging maimpluwensyang mga politiko. Isang biyudo na may 5 anak mula sa kanyang unang asawa, si Vicente ay muling ikinasal kay Remedios Trinidad, isang batang intern mula sa isang kilalang kumbentong Katoliko. Noong July 2, 1929, ipinanganak ng batang ina ang isang anak na babae na pinangalanan nilang Imelda Romualdez. Sa kasamaang palad para kay Remedios, ang buhay nila ni Vicente ay hindi isang fairy tale. Ang mga anak nito mula sa unang kasal ay nagdamdam sa kanilang ama dahil sa hindi pagkonsulta sa kanila tungkol kay Remedios. Sa huli, ibinuhos nila ang kanilang galit sa kanilang madrasta na pinilit nilang patirahin sa garahe kasama ang kanyang sariling mga anak upang maiwasan ang kanilang alitan. Ang paninirahan sa garahe ay naging mahirap para sa batang si Imelda. Sa paglalarawan sa espasyong ito, sinasabing ito ay isang carport na may bubong, mga poste at semento na sahig na halos isang talampakan mula sa lupa. Itinuturing na humid ang nasabing lugar. Ikinwento ni Estrella ang katulong ng pamilya na nanatili kasama ni Remedios at ng kanyang mga anak sa garahe na wala silang kama at natutulog sila sa isang mahabang tabla na nakasandal sa mga kahon ng gatas, habang ang ina nila ay sa mahabang mesa naman nahihiga. Nang buwan matapos ipanganak ang kanyang 6 na anak, pumanaw si Remedios dahil sa pulmonya. Hindi na binanggit pa ni Imelda ang mapait na kabanata ng kanyang nakaraan noong maging unang ginang siya ng bansa. Gusto niyang kalimutan ang tungkol dito, kaya naman nagpadala siya ng mga bulldozers para sirain ang garahe kung saan sila dating naninirahan. Halagang 5 piso lamang ang laman ng pitaka ni Imelda nang unang dumating sa Maynila noong 1952 upang tumanggap ng formal na music training dahil aspiring opera singer siya noon. Kasabay nito, humanap din siya ng trabaho upang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Sa tulong ng kanyang pinsan na si Danieling Romualdez, nahanapan siya nito ng trabaho at sa PE Domingo ito napasok. Isang music store na nagbebenta ng mga piano at mga musical pieces na matatagpuan sa paanan ng Jones Bridge. Nagtrabaho si Imelda bilang isang sales girl cum receptionist na tumutugtog ng piano at kumakanta para sa mga interesadong mamimili. Sinasabing masyadong mababa ang tingin ng iba sa gawaing ito, pero hindi niya ito inintindi. Para sa kanya, isa itong stepping stone para sa mas malaking pagkakataon sa hinaharap. Natapos ang kanyang pagtatrabaho sa music store nang dumating ang ama nito sa Maynila. Sa paniniwalang masyadong mapanghamak para kay Imelda ang pagiging isang sales girl, hiniling niya kay Danieling na maghanap ng mas kagalang-galang na trabaho para sa kanyang pinsan. Salamat sa kanyang mga kamag-anak na humawak ng matataas na posisyon sa gobyerno noong panahong iyon, natanggap si Imelda bilang clerk sa Bangko Sentral kahit walang civil service eligibility. Dahil galing sa hirap, mataas ang naging pangarap ni Imelda, kaya naman mula sa isang simpleng probinsyana, siya ay nabansagang Imeldefic dahil sa kanyang pagiging bongga at maluho sa mga gamit, lalo na sa pananamit. Nagkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap nang makaahon sa hirap nang makilala niya ang kongresista na si Ferdinand Marcos Sr. Pareho ang pangarap nilang dalawa ni Ferdinand Sr., kaya naman ang kanilang naging pagsasama ang bumuo sa matagal na nilang pangarap na maging makapangyarihan. Dito na nagsimulang magbago ang buhay na kinagisnan ni Imelda. Mas nakilala si Imelda Marcos sa kanyang pagiging shoe collector o matatawag din na shoe addict. Noong mga taong kasi na ang kanyang pamilya ay nakatira sa garahe, ang batang si Imelda ay hindi man lang nagkaroon ng karangyaan na bumili ng kahit isang pares ng sapatos.
Isang nagsilbing katulong ng mga Romualdez ang nagkwento na binilhan nito si Imelda noon ng bagong pares ng sapatos dahil ang dati nitong pares ay sira-sira na. Sinasabing nasa 3,000 pares ng sapatos ang naging pagmamay-ari ni Imelda na galing sa iba't ibang designer brands. Mayroon ding mga sapatos ng mga Filipino designers at ang mga local makers ay iniulat na nagbigay sa First Lady noon ng 10 pares ng sapatos kada linggo. Nagtatampok ang koleksyon ng mga sapatos ng lahat ng hugis at sukat mula sa mga kitten heels hanggang sa flat boots. Kinumpirma ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang 3,000 bilang ng mga sapatos ni Imelda. Subalit noong 1987, lumalabas sa mga ulat na ang pinakahuling bilang ng shoe collection nito ay nasa 1,060 pairs lamang. Sa pag-uulat ng ABC Australia, noong panahon niya bilang unang ginang, bibigyan siya ng mga local cobblers ng 10 pares ng sapatos sa isang linggo. Kung gusto niya ang isang pares, madalas siyang mag-order ng higit pa na may katugmang handbags. Maglalakbay din siya sa iba't ibang parte ng mundo upang bumili ng mga mamahaling pares ng designer shoes. Sinasakop ng mga ito ang humigit-kumulang 1,500 square feet ng espasyo sa palasyo. Lahat ng kulay, lahat ng uri ng leather, iba't ibang klase ng takong at sari-saring estilo, local man o imported. Ang ilang brands nito ay Charles Jordan, Christian Dior, Gucci, Ole Cassini, Ferragamo, Givenchy at Chanel, kung saan ang 720 pairs ay nakalagay sa Marikina Shoe Museum. Lahat ng sukat ay 8.5. Hindi lamang sa sapatos na hilig si Imelda, dahil bumili rin ito ng Michelangelo painting sa Rome sa halagang $3.5 million, isang Bulgari sa New York sa halagang $1.4 million. Nang lisanin ng pamilya Marcos at kanilang mga security officers ang palasyo, marami ang sumugod sa Presidential Palace. Namangha ang lahat ng makita nila ang hindi mabibilang na mga paintings sa mga dingding, gold-gilded statues, velvet cushion chairs, at iba pang worldly possessions. 3 paintings na nasa koleksyon ni Imelda Marcos ay naibenta sa Christie's Auction. Ang mga ito ay gawa ni na Alfred Sisley's 1897 na naibenta sa halagang $1.09 million. Claude Monet 1881 sa halagang $3.1 million at Albert Marquet 1946 sa presyong $85,500. Ang pinakatanyag sa lahat ng 200 works of arts na pagmamay-ari ng mga Marcos ay ang gawa ni Picasso, ang Reclining Woman 6. Sinasabing ito ay nawawala subalit nakita ito sa tahanan ni Imelda matapos lumabas ang video ng pagbisita ni Pangulong BBM noong manalo ito sa halalan. Huwag ding kalimutan ang mga ari-arian ng pamilya Marcos habang ang family patriarch na si Ferdinand Sr. ay nakaupo pa bilang pinuno ng bansa. Ang pinakakilala sa mga ari-arian na ito ay ang mga lupain sa Estados Unidos, kung saan 16 dito ang nabiling mga gusali at lupain ni Imelda sa New York. Ang mga property sa New Jersey ay binili naman para sa mga anak nila. May mga iba't ibang ari-arian din sila sa Hawaii, kabilang ang Makiki Heights, kung saan sila nanirahan sa panahon ng kanilang exile, at ang kanilang pagmamay-ari ng California Overseas Bank sa Los Angeles. Ayon naman sa aklat ni Ricardo Manapat, ilan pa sa di gaanong kilalang pagmamay-ari ng mga Marcos ay ang investment nila sa ginto at diamante sa South Africa, mga bangko at hotel sa Israel, at iba't ibang lupain sa Austria, London at Rome. Maliban sa mga gusali abroad, mayroon din itong pagmamay-ari sa ating bansa. Sa humigit-kumulang 50 Marcos Mansion na nakakalat sa buong Pilipinas, ang 9 na ari-arian na matatagpuan sa Baguio ay kabilang sa mga pinakakaraniwang pangunahing atraksyong panturista, kabilang ang Mines View Park, Wright Park at ang Baguio Mansion House, na itinayo noong unang bahagi ng 1900s para maging summer residence ng Philippine Head of State. 4 sa mga bahay na ito ang sumasakop sa humigit-kumulang 5 ektarya ng lupa sa Outlook Drive, sa tapat lamang ng mansyon, at bawat isa ay itinalaga para sa isang miyembro ng pamilya Marcos. Ang Wigwam House Compound para kay Bongbong, ang Fairmont House Compound para kay Aimee,
ang Hans Menzies Compound para kay Irene at ang ika-apat na bahay para sa ina ni Ferdinand Marcos Sr. na si Doña Josefa Edraline Marcos. Matatagpuan din ang isang two-story house na tinatawag na Luwalhati Residence na ang titulo ay hawak ng Marcos crony na si Jose Y. Campos sa ngalan ng mga Marcos. Ang isa pang property, ang Banawe Inn Compound, ay matatagpuan naman sa likod lamang ng Campos House. Ang mga mansyon ni Marcos ay matatagpuan din sa Makati, Paranaque, Maynila at San Juan. Ang mga bahay ay muling itinalaga para sa tatlong batang Marcos. Isang tirahan sa Seaside Subdivision Paranaque ay itinalaga para kay Bongbong. Isa sa Wakwak Mandaluyong ay itinalaga para kay Amy. Habang ang isang bahay sa Forbes Park Makati ay itinalaga naman para kay Irene. Ang iba pang mga lokasyon kung saan itinayo ang mga mansyon ni Marcos ay kinabibilangan ng Ilocos Norte at Leyte, Mariveles Bataan at sa Cavite. Partikular naman nakapansin-pansin ang Malacañang of the North Mansion sa Paway, Ilocos Norte na itinayo para sa 60th birthday ni Ferdinand Sr. Multi-million dollar seaside resort naman ang itinayo noong 1974 sa Tolosa, Leyte. Mayroon ding tinatawag na Marcos Twin Mansion na itinayo si Imelda sa Kasile, Calamba. Kinuha rin ng pamilya ang Talaga Beach sa Mariveles, Bataan para sa eksklusibong paggamit ng kanyang pamilya. Isa pa sa mga naging koleksyon ni Imelda ay ang alahas. Tatlong koleksyon ng mga alahas ni Imelda ang tinatagurian ngayon bilang Marcos Jewels o Imelda Jewels. Ang Hawaii Collection ay tumutukoy sa isang grupo ng mga alahas na nabawi ng US Bureau of Customs mula sa mga Marcos noong ipinatapon sila sa Hawaii noong 1986 na sa una ay tinatayang nasa $5 million hanggang $10 million ang halaga. Ang Malacañang Collection naman ay tumutukoy sa isang grupo ng mga jewels na natuklasan sa palasyo ng Malacañang pagkatapos lisanin ng mga Marcos ang Pilipinas. Maliban sa mga iniwang 15 mink coats, 508 couture gowns, 888 handbags, kabilang sa mga nakita sa palasyo, ang ilang well-set semi-precious stones na ginawang belts, brooches, earrings, white diamonds and gold tiaras, pink diamonds and gold bracelets, at diamond and gold buckle. Ito ay binubuo ng mas maliit, mas murang halagang alahas na ang estimated worth ay $110,055 hanggang $153,089 noong 2017. Ang panghuling koleksyon ay ang Romiliotes Collection na nakumpiska sa Greek national na si Demetrio Romiliotes, sinasabing malapit na kasama ni Imelda Marcos. Kasama dito ang 30-carat diamond-studded bracelet na ginawa ng mga Italian jeweler na Bulgari na may projected value na $10 million. Naniniwala si Imelda na karapatan niya ang maging magarbo. Para sa kanya, "When I became first lady, it became demanding for me. I have to dress up and make myself more beautiful. Because the poor always looks for a star." Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi ninyo sa ating kwento ngayon? Kung may nais kayong idagdag, just send in your comments below.